Soon, we will be implementing the pre-border technical verification and cross-border electronic invoicing of import commodities. This will send a strong message that we mean serious business. To reduce unnecessary business costs, local government units no longer collect fees and charges from motorists transporting goods and merchandise while passing through national roads. On the same principle, LGUs have been strongly urged to refrain from collecting similar fees for the use of local roads. Nagsilbing kaagapay ng taong bayan ang kadiwa sa panahon na mataas ang presyo ng pagkain. Dahil naging epektibo ito, ang mga kadiwa centers ay magpapatuloy pa. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, dinagdagan pa natin ang mga kadiwa sa iba't ibang panig ng bansa. Higit sa lahat, layunin nating gawin permanente rin at mas madalas pa ang pagdaraos ng mga kadiwa. Matapos ngayong taon, ang 1,200 kilometro ng mga farm-to-market roads sa buong bansa. Mahigit 9,300 makinarya ang maipapamahagi at pasilidad na magagawa ngayong taon. Patuloy tayo nagbubukas at nagkukumpuni ng mga irigasyon sa buong Pilipinas. Ngayong taon, bibigyan natin ng patubig ang halos 45,000 hektarya ng bagong lupain. Bubuhayin din natin muli ang irigasyon sa halos 38,000 hektarya ng lupain sa buong bansa. Isa sa mga natatapos na proyekto ay ang Stage 2 ng Malitubog-Maridagao Irrigation Project. Halos 10,000 hektarya ng lupain sa North Cotabato at sa Maguindanao del Sur ang masiservisuhan ng irrigasyon na ito. Ang ilan sa mga ginagawa nating irrigasyon ngayon ay solar. Ibig sabihin, pinapatakbo ang mga ito ng haring araw, hindi nauubos at hindi nangangailangan ng paggamit ng krudo. Isang halimbawa ay ang kakabukas lamang na Kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project sa Quirino, Isabela. Samantala, dahil sa Halaur River Multipurpose Project sa Iloilo, halos 32,000 hektarya ng lupain ang mabibigyan ng patubig. Patutunayan ng proyekto sa Halaur River ang pinalalawig na potensyal ng irigasyon. Hindi na lamang patubig sa sakahan ang kaya nitong gawin. Ito na rin ay magagamit sa pagkontrol ng baha, paglikha ng kuryente, at pati na rin para sa turismo. Moving forward, irrigation dams will supplement all our other bulk water projects to ensure water security for our people, especially in the underserved areas. Matindi ang naging epekto ng dumaang El Nino, lalo na sa mga sakahan. Sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ating binigay na crop insurance. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 9,000 piso halaga ang naging bayad pinsala para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Ngunit, mainam na rin na nailunsad na maaga ang mga modernong paraan ng pagtatanim tulad ng low water use farming technologies. Sa ating nasimulan na proyektong Lawa at Binhi, isinasagawa na ang mga modernong imbakan ng tubig upang lalong maging handa at protektado ang ating mga magsasaka sa banta ng tagtuyot. As we can see in all the world, weather events are, as has been predicted, getting more extreme, such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves, or vice versa. Our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change. Precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage. To this end, we have secured a seat on the board of the Loss and Damage Fund. And further,
the Philippines has also been selected as host country to that fund.